Good morning, Wolf friends. It's me once again. This is Marl Bev. This is Marl Bev. This is Marl Bev. And welcome to my channel. What's up, cool friends? It's me again and welcome to my channel. Well, it's been a while na hindi ako nakagawa ng video. Pasensya na po. Medyo naging busy lang sa trabaho. But today, I was able to medyo lumuwag ng konti at naisingit natin yung video na ito. But for today's topic, it's going to be different. Hindi ito drill. Ito ay tungkol sa planketa, sa bridge. So, ito yung nakikita niyo na sa daliri nyo. Yan. Ito ang tawag dyan ay bridge o planketa. Paano nyo hawakan yung Q-stick o yung Q-shaft? So, yung iba, gusto ay open bridge yung for beginners. Iba naman, gusto medyo maporma. Siyempre, ginagaya natin ng mga pros natin. But, I think it's more of the comfortability kung saan mapapaganda yung laro mo. Hindi yun dahil ginagaya natin kung sino yung maganda yung forma para mukhang tirador ang tira mo. Nahihiya ka, conscious ka sa mga sa paligid mo, gusto nila, tinitingnan ka, maganda ang forma ng tira mo, ginagandahan mo ang stroke mo. Pero I think that's, in my own personal opinion, I think you should develop your own style, your own comfortability sa bridge mo. Kasi sometimes, meron tayong mga 13mm na makapal, maliit ang daliri mo, so hindi kakasya. So bakit ka magko-close bridge? I'll explain later as we go along kung anong gamit ng particular bridge. Bakit siya open, bakit siya closed, bakit siya yung nakaganyan, bakit may nakaganyan. So, all of those bridges are usable and kapakipakinabang. May timing lang kung kailan mo siya nagagamitin. So, let's jump right into it and let's learn the proper bridges o yung planketa natin. So, yung unang planketa or first bridge na papakita ko, ito yung open bridge. So, when we are starting, usually ito yung tinuturo sa atin ng mga mentors natin. So, ito yung open bridge kung saan nakaganyan lang yung kamay mo. So, kinakailangan naka-V-shape siya. Andito yung shaft para hindi siya mag-left o mag-right. Tapos, kinakailangan diretso yung stroke mo. So, walang problema kung nakaganyan siya, meron nakaganyan, or talagang ganyan lang. It's kung saan komportable. And the next bridge here is the closed hand bridge or yung close yung saradong planketa. So all you have to do is ganyan ka, tapos sarado mo, ipitin mo yung shot mo. Yan na siya. Iba nakaganyan, iba nakagano'n. So yan yung closed hand bridge. Mas maganda yung closed hand bridge. Usually kapag magpapa-atras ka, mas tight yung shot mo, hindi siya gagalaw-galaw. Now, itong bridge na to ay ginagamit kapag nakasampa yung shot o yung Q-stick mo dun sa railing. Kasi pag medyo ganyan bridge siya gagamitin mo, close hand, ang mangyayari yan, maji-jack up siya, magmi-miss yung tira mo, parang semi-masay. Now, the next bridge is for jumping. Ito yung jump shot bridge. Bakit ginagamit yan? Ay, nakaganyan. Kasi pag nakaganyan, masyado mahaba itong gitna mo. So, unstable. Kaya, go-close mo siyang ganyan, nakaganyan siya. Para sa jump, pagpapatalo ng bola. So, yung ganitong bridge ay ginagamit din kapag yung sabi ng mga bilyarista may tae. No, may nakahalang na bola doon sa cue ball mo, nasa harapan siya. So, hirap nga naman yun. So, gagawin mo, iaangat mo siya, andito sa gitna yung bola, okay? So, hindi siya nakasagabal, hindi ka mababad siya. So, I hope we learned something today sa iba't ibang klase ng planketa at gamit niya. So, huwag po tayong makonsyus sa paligid natin kung pangit yung bridging natin o pangit yung planketa natin. Sundin natin yung gusto nating bridge at kung saan tayo komportable, kung saan gaganda yung tira natin. Hindi dahil sa gusto natin i-please yung nanonood sa atin o payabangan natin yung mga nakapaligid sa atin. Pero hindi naman tayo komportable o magmi-miss tayo, mababasya tayo.
Okay? So you create your own style, create your own character, be yourself, as they say. So I hope you learned something today. Don't forget to subscribe and hit the comment below if you want to say something. And thank you for watching, and more power, mga kabilyar.